Buksan natin ang ating mga Biblia sa Proverbs chapter 22. Proverbs chapter 22, babasahin natin ang buong kabanata. Proverbs 22. Ang mabuting pangalan ay dapat piliin kaysa malaking kayamanan. At mabuti kaysa pilak at ginto ang magandang kalooban. Ang mayaman at ang dukha ay nagkakasulubong kapwa. Ang Panginoon ang sa kanilang lahat ay gumawa. Ang matalinong tao ay nakakakita ng panganib at nagpukubli siya. Ngunit nagpapatuloy ang walang muwang at siya'y nagdurusa. Ang gantimpala sa pagpapakumbaba at takot sa Diyos ay kayamanan, karangalan, at buhay. Nasa daan ng mandaraya ang mga tinik at silo. Ang nag-iingat ng kanyang sarili sa mga iyon ay lalayo. Sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at kapag tumanda na siya ay hindi niya ito tatalikuran. Ang namumuno sa dukha ay ang mayaman at ang nanghihiram ay alipin ng nagpapahiram. Ang nagahasik ng kasamaan ay aani ng kapahamakan at ang pamalo ng kanyang puot ay hindi magtatagumpay. Ang may mga matang mapagbigay ay pinagpapala sapagkat nagbibigay siya ng kanyang tinapay sa mga dukha. Itaboy mo ang manlilibak at ang pagtatalo ay aalis. Ang pag-aaway at pang-aapi ay matitigil. Siyang umiibig ng kalinisan ng puso at mabiyaya ang pananalita, ang hari ay magiging kaibigan niya. Ang mga mata ng Panginoon ay nagbabantay sa kaalaman, ngunit ang mga salita ng taksil ay kanyang ibinubuwal. Sinasabi ng tamad, may leyon sa labas, mapapatay ako sa mga lansangan. Ang bibig na masamang babae ay isang malalim na hukay. Siyang kinapupuotan ng Panginoon, doon ay mabubuwal. Nakabalot sa puso ng bata ang kahangalan, ngunit inilalayo ito sa kanya ng pamalo ng pagsaway. Ang umaapi sa dukha upang magpalago ng kanyang kayamanan ay nagbibigay sa mayaman ay hahantong lamang sa kasalatan. Ito ang mga salita ng pantas. Hiling mo ang iyong pandinig at dinggin mo ang aking mga salita at gamitin mo ang iyong isip sa aking kaalaman. Sapagkat magiging kaaya-aya kung ito'y iyong ingatan sa loob mo, kumahandang magkakasama sa mga labi mo upang malagak sa Panginoon ang tiwala mo, aking ipinakikilala sa iyo sa araw na ito, oo, sa iyo. Hindi ba ako sumulat sa iyo ng 30 kasabihan ng mga pangaral at kaalaman upang ipakita sa iyo ang matuwid at totoo, upang maibigay mo ang totoong sagot sa mga nagsugo sa iyo? Huwag mong nakawan ng dukha sapagkat siya'y dukha, nigipitin man ang nagdadalamhati sa pintuang bayan sapagkat ipinaglalaban ng Panginoon ang panig nila at sinasamsaman ng buhay ang sumasamsam sa kanila. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin at huwag kang sasama sa taong bugnutin. Baka matutunan mo ang kanyang mga lakad at ang kaluluwa mo ay mahulog sa bitag. Huwag kang magiging isa sa kanila na nagbibigay sangla o sa kanila na nananagot sa mga utang. Kung wala kang maibigay na kabayaran, bakit kailangan kunin sa ilalim mo ang iyong higaan? Huwag mong alisin ang lumang batong hangganan na inilagay ng iyong mga magulang. Nakikita mo ba ang taong mahusay sa kanyang gawain? Siya'y tatayo sa harap ng mga hari, hindi siya tatayo sa harap ng mga taong hamak. Magpalain nawa ang pakabasa ng salita ng Diyos. Ang ating teksto ay nasa verse 13.
Sinasabi ng tamad, may leon sa labas. Mapapatay ako sa mga lansangan. Bago ang chapter 22, mga minamahal, paulit-ulit na ina-address at binabanggit ni Solomon ang mga taong tamad. Sa verse 25 ng chapter 21, ang sabi niya, ang pagnanasa ng tamad ang sa kanya'y pumapatay sapagkat ayaw magpagal ng kanyang mga kamay. And then sa chapter 20 verse 4, ang tamad ay hindi nag-aararo sa tagginaw, siya'y maghahanap sa anihan at walang matatagpuan. At ang sabi sa chapter 19 verse 24, ibinabaon ng tamad ang kanyang kamay sa pinggan at hindi niya ibabalik pa sa kanyang bibig man lamang. At muli sa chapter 18 verse 9, ang tamad ay tinawag na isang pabaya. Siyang sa kanyang gawain ay pabaya ay isang kapatid ng maninira. Paulit-ulit na binabanggit ni Solomon ang patungkol sa mga tamad. At sa ating teksto, ang sabi dito, nagsalita ang tamad na ito. Kung sa verse na sa chapter 19, chapter 20, chapter 21, lagi lang binabanggit ang patungkol sa tamad. Pero ngayon, sa ating sitas, sa ating susing talata, yung tamad na ito ay nagsalita. Ang sabi sa verse 13, sinabi ng tamad, may leon sa labas, mapapatay ako sa mga lansangan. Kaya pala ang tamad na ito ay hindi nagpapagal, sabi ni Solomon. Kaya pala ang tamad na ito, hawak niya ng araro. Bubungkalin niya na lang ang lupa sa araw ng taglamig. Pero hindi niya binungkal. At kaya pala ang tamad na ito ay pabaya sa kanyang mga gawain. Kaya pala ang tamad na ito ay binabaon niya ang kanyang kamay sa mga pinggan at hindi man lamang niya masubuan ang kanyang sarili. Dahil ang tamad pala na ito ay merong dahilan. May leon sa labas, mapapatay ako sa mga lansangan. Takot ang tamad na mapagod. Takot ang tamad na mamatay dahil sa pagpapagal. At dahil ang tekstong ito ay hindi lang patungkol sa sambahayan ng Israel, ito ay patungkol din sa sambahayan ng Diyos sapagkat ang mga kawikaan ay patungkol sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Hindi maiaalis sa atin sa loob man ng church, sa labas man ng church, merong mga tao na tamad. Sadyang mga tamad. At hindi lang tinutukoy dito ni Solomon ang mga nakikita mo na hindi nag-aararo, hindi kumikilos, hindi masubuan ng kanyang sarili, nakahilata lamang. Dito patungkol sa mga tamad physically. Kasi kung patungkol lang to sa mga tamad physically, wala kang marinig sa verse 13 na nagsalita ang tamad dahil kahit ang pagsasalita ayaw nilang gawin. Mas gusto nilang napapanis ang kanilang mga laway sapagkat ayaw nilang magsalita sa kapanahunan. Kaya hindi ito patungkol lang sa mga pisikal na tamad. Hindi ito patungkol sa mga tao lang na nakikita mo na batugan sa church, sa labas ng church, sa loob ng tahanan, sa labas ng tahanan, sa gobyerno, o sa iba pang mga lugar. Ang tamad na tinutukoy dito ay isang spiritual na tamad. Marami siyang dahilan sa maraming bagay. Marami kang sasabihin patungkol sa kanya na bunga ng kanyang katamaran. Pero maraming sasabihin ng tamad na ito na mga excuse, dahilan, o mga palusot. Ang tema natin sa umagang ito, ang tamad na tao, una ang kanyang salita, pangalawa ang kanyang palusot,
at pangatlo ang kanyang kahihinatnan. Ang tamad na tao, ang kanyang salita, ang kanyang palusot, ang kanyang kahihinatnan. Ang taong tamad, mga minamahal, ay maraming salita. Kung iniisip nyo na ang mga taong tamad ay nakahilata lang, at ang taong tamad ay ayaw magtrabaho, ang totoo ang mga tamad ay maraming salita. At patunay yan sa sitas na ating teksto sa umagang ito. Dalawang pangungusap ang kanyang sinabi. At may imagine mo sa pagbigkas niya ng dalawang pangungusap na ito, yung tamad na ito ay hingal na sapagkat ayaw niyang magtrabaho at maging ang pagbuka ng kanyang bibig ay ayaw niyang gawin. Ang sabi niya, may leon sa labas. At pasigaw niyang sinabi ito, buong lakas niyang sinabi, yung lahat ng inipon niyang lakas sa dahil sa katamaran niya, sa kanyang hindi pagtatrabaho, ibinuhos niya sa kanyang salita. May leon sa labas. Dahil nakikita siyang pahila-hilata, hindi nag-aararo sa kapanahunan, sumagot siya. Ang sabi niya, may leon sa labas, hindi niyo ba nakikita? Paano ako mag-aararo kung may leon sa labas? Paano ako mag-aani kung merong leon sa labas? Paano ko susubuan ang aking sarili kung merong leon sa labas at mamamatay din naman ako? Buong lakas ng sinabi, merong leon sa labas. Mapapatay ako sa mga lansangan. At kapag sinabing mapapatay ako sa mga lansangan, ito ay sumisimbolo sa kahihiyan. Sapagkat ang mga kaaway ng Israel, kapag natatalo nila ang isang hari, pinuputol ang ulo at kinakalatkad ang katawan sa buong bayan ng Israel para gawing kahihiyan yung hari na kanilang natalo upang gawing babalarin ito sa sinumang bayan na kakalaban sa kanila. Ginagawa nilang kahihiyan ang kanilang mga kaaway. At kung ang leon ay patayin ng isang tamad, magiging kahiya-hiya siya sa almatahan ng maraming tao. Malalantad ang kanyang katamaran, malalantad ang kanyang pagiging batugan. Marami siyang salita. Hindi siya tahimik na tao. Pero lahat ng kanyang sinasabi ay puro kasinungalingan. At ang sabi sa verse 12, bago yung verse 13 na ating teksto, ang mga mata ng Panginoon ay nagbabantay sa kaalaman. Ngunit, ang salita ng taksil ay kanyang ibinubuwal. At pagkatapos nun, binanggit na ang pagsasalita ng tamad. Ayon sa naunang talata, ang lahat ng sinasabi ng tamad ay kasinungalingan. At ang tawag dito ng Panginoon, pagtataksil. Ang sabi niya, ngunit ang salita ng taksil, ang salita ng tamad ay kataksilan. Ang pagtataksil, mga minamahal, ay yung malaman mo ang katotohanan, ngunit ginagawa mo itong kasinungalingan. Yun ang ibig sabihin ng kataksilan. Ang ibig sabihin ng kataksilan, pagkatapos mong mangako, pagkatapos ang magbitaw ng mga salita na mabulaklak at madaling asahan at napakagandang asahan, pero ito ay punong-puno ng kasinungalingan. Ang pagtataksil ay patungkol din sa iyong tungkulin, ngunit hindi mo ito ginagampanan. Ang iyong sinumpaang tungkulin, ngunit hindi mo ito ginagampanan. Yun ang ibig sabihin ng pagtataksil. Patungkol ito sa katotohanan na pilit mong binabaluktot upang maging kasinungalingan. Nung sinabi ng Diyos na sa pamagitan lamang ng Diyos na nung nakita niya ang taksil na ito, ang nakita niya sa kanyang mga salita ay punong-puno ng kasinungalingan o kataksilan.
Yun ang bibig ng isang tamad. Ang kanyang mga salita ay punong-puno ng kataksilan. Nung malaman niya na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng soberanong biyaya ng Diyos, wala ang gawa ng tao, wala ang pagsisikap ng tao, hindi ito patungkol sa pagsampalataya, hindi ito patungkol sa pagsisisi ng kasalanan. Ang kaligtasan ay soberanong gawa lamang ng Diyos, yun ang kanyang narinig, yun ang narinig ng tamad. Ang gagawin na lang niya ay makinig habang siya ay nakahiga, habang siya ay nagpapahinga, papakinggan na lang niya ang salita ng Diyos. Pero nung gagawin niya, binabaliktad ng tamad ang kasinungalingan dahil siya ay taksil sa katotohanan ng Panginoon. Anong gagawin niya? Kukuhanin niya ulit ang kanyang lakas. Magsisikap ulit siya, hindi para sa katotohanan, hindi para magsambit ng katotohanan, kundi para magsambit ng kasinungalingan. Ipinapasok niya ang gawa ng tao para magmukha siyang masipag. Totoo na ang kaligtasan ay solong gawa lamang ng Diyos. Pero para pagpalain ka ng Diyos, kailangan mong gawin ang mga bagay nito. Para ano? Para magmukha siyang masipag sa kabanalan. Sino ba namang matinong tao ang pupunta sa isang relihiyon na ang tinuturo, pagkatapos kang iligtas ng Panginoon ay maaari ka na magpabaya sa buhay mo? Kaya pagdidiinan niya yung responsibility ng tao na kinakailangan niyang lumakad sa kabanalan, kinakailangan niyang lumakad ng may kabaitan, alang-alang sa Diyos, na para bang ang pagiging Kristiyano ay patungkol na lamang sa gagawin ng mga Kristiyano at patungkol na lamang ito sa magagawa ng mga binanal ng Panginoon. Ang pagiging Kristiyano ay patungkol lagi kay Kristo. Totoo na meron kang dapat gawin. Totoo na dapat magsikap ka sa mga mabubuting gawa, pero hindi iyon ang ebanghelyo. Totoo na dapat lumakad ka sa kabanalan, katuwiran, ngunit hindi iyon ang ebanghelyo. Hindi mo na kailangan na sa pangangaral ay umikot ng umikot pa sa maaaring gawin ng tao at sa kayang gawin ng tao. Given na yan. Nung tayo ay binago ng Panginoong Jesucristo, ang bunga lagi nito ay ang ating kusang loob na paglakad sa daan ng katuwiran at ng kabanalan. Hindi mo maiaalis sa Kristiyano ang magpasalamat sa Diyos. Walang Kristiyano ang iniligtas ng Diyos na walang pakundangan sa paggawa ng kasalanan. Hindi lamang ibinintang sa atin ang katuwiran ni Kristo, ibinintang din sa atin ang kanyang kabanalan. Ipinaparana sa atin ng Panginoon ang kanyang kabanalan. Dinadala niya tayo lagi sa daan ng katuwiran at ng kabanalan. Dahil yun ang pagsunod din ng Panginoong Jesucristo. Ang kanyang pagsunod ay pagsunod natin. Pero para magmukhang masipag ang tamad, kukuhanin niya ang katotohanan ng Panginoon. Totoo na sa biyaya lamang tayo niligtas ng Panginoon. Totoo na sa pamagitan lamang ng soberanong biyaya, kamatayan, pagdurusa ng Panginoon ay nakipagtipan sa atin ng Diyos, isang Diyos na ating kaibigan, at tayo ay napasama sa kanyang sambahayan. Totoo yun. Pero, kapag ang isang mangangaral, pagkatapos niyang ilahad ang katotohanan ng kaligtasan at nagsalita ng pero, ngunit, huwag mo nang papakinggan yan. Diyos ang nagligtas, pero may dapat kang gawin. Hindi ebanghelyo ang tawag doon.
Ito ang sinasabi ni Kristo, na pilit nilang dinadamitan ang kanilang mga sarili para magmukha silang mga banal. Ganun ang mga tamad. Pagkatapos silang maunawaan ang salita ng Panginoon para magmukha silang mabait, magmukha silang masipag, ahaluan nila ito ng gawa ng tao, ng pagsisikap ng tao. Iniaalis nila ang mata ng mga mananampalataya mula kay Kristo, ang Panginoon ng Sabas, ang Panginoon ng kapahingahan, totoong kapahingahan, hindi katamaran, kapahingahan. Pinapasok ng tamad na ito ang gawa ng tao, ngunit ang totoo, bagamat sinisikap niya na magmukha siyang matuwid, magmukha siyang masipag at masikap sa lahat ng aspeto ng kaligtasan, ang totoo, siya ay tamad. Spiritual na tamad. Tamad sa katotohanan, tamad sa katuwiran. Nung sinabi ng Diyos na sumampalataya ka kay Kristo, hindi siya sumampalataya kay Kristo. Nung sinabi ng Diyos na magsisi ka ng iyong mga kasalanan, hindi siya nagsisi ng kanyang mga kasalanan. Tamad ang taong ito. Tamad sa katotohanan at katuwiran. Ayaw niyang magtiwala sa Panginoon. Para sa kanya, ang pagtitiwala sa Diyos ay isang kapaguran. Kasi nga, unat sa pool, ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa pagsisikap physically. Kaya madali siyang mapagod, madali siyang mabuwal sa mga doktrina na nagsasabi na ang ating kapahingahan ay nasa ating Panginoong Hesukristo lamang. Ang kanyang isipan ay nakatuon sa mga pisikal na pagsisikap. Kaya nung marinig niya na ang ating kaligtasan ay solong gawa lamang ng Diyos, ayaw niya itong tanggapin. Ayaw niya magtiwala sa Panginoon. Kailangan meron akong gawin. Pero ang totoo, siya ay tamad sa katotohanan at tamad sa katuwiran. Sinabi na nga ng Panginoon, alang-alang kay Kristo tayo ay iniligtas. Pero ang iisipin pa rin ng taong ito, siya ay magsisikap. Pero hindi niya alam, siya ay tamad sa anumang katuwiran. Ayaw niya magtiwala sa Panginoon. Pinagkaitan siya ng Diyos ng pananampalataya para manatili siyang tamad. Mas gusto niya magtiwala sa kanyang gawa para magmukha siyang banal at magsikap sa lahat ng bagay na mabuti. Pero nung hatol ng Diyos sa kanya, ngunit ang mga salita ng taksil, ang tamad na ito ay hinatulan ng Diyos na isang taksil. At alam nyo na ang pagiging taksil, hindi lamang ito patungkol sa pagsalungat mo sa katotohanan ng Diyos, pagbaluktot mo ng mga katotohanan ng Panginoon. Alam nyo ibig sabihin ng taksil? Ikaw ay kaaway ng Diyos. At hindi nagdalawang isip ang Panginoon na sabihin na ang tamad ay taksil. Ibig sabihin sila ay kaaway ng Diyos. Wala silang puwang sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang tamad na ito ay hindi lamang napupuno ng pagtataksil o kasinungalingan. Ang tamad din na ito ay punong-puno ng pagnanais na wasakin ang tahanan ng Diyos.
Meron siyang pagnanais na laging ihiwalay ang iglesia kay Kristo at ang bunga nito ay pagkawatak-watak ng mga bahagi ni Kristo. Ang bunga nito ay masira ang tahanan na itinatag ng Panginoon. Sinisikap niya lagi na paghiwalayin ang iglesia at si Kristo. Pag sinabi natin nagsisikap, imposible niyang mapaghiwalay ang pinagsama ng Diyos. Imposible niyang papaghiwalayin si Kristo at ang kanyang iglesia. Pero ang tamad nito ay nagsisikap para wasakin ang iglesia ng Panginoon. Sapagkat nung sinabi niya, may leon sa labas, mapapatay ako sa mga lansangan. Sinabi niya ito habang ang tao ay nakatingin sa kanya at nakikinig sa kanya. Dahil mula chapter 19 hanggang chapter 21, isinasalarawan na ni Solomon kung ano ang tamad. Isinasalarawan na ni Solomon kung anong ginagawa ng tamad. Ibig sabihin, ang iglesia ng Panginoon ay nakatingin dito sa tamad na ito. At nung nakita ng tamad na ang lahat ng tao at mga mananampalataya ay nakatingin sa kanya, kuha niya ang atensyon ng mga mananampalataya at sabi niya, may leon sa labas. Mapapatay ako sa mga lansangan. Ihikayati niya ang iba at kukonbinsihin niya ang iba na merong leon sa labas. Ihikayati niya ang iba sa kasinungalingan na siya lang ang may gawa at haka-haka lang ng kanyang isipan. Nasabi ng Panginoon, ang kaligtasan ay alang-alang lamang sa mga gawa at persona ng Panginoong Jesucristo at hindi ayon sa gawa ng tao. Ang sasabihin ng tamad nito, may leon sa labas. Ang sasabihin niya, pero paano ang mga mabubuting gawa? Hindi ba't ginagantimpalaan ito ng Diyos? Hindi ba't ang paglakad sa mabubuting gawa sa pagsunod sa Panginoon ay laging merong gantimpala ng pagpapala? Hindi ba't ang pagsisisi ng kasalanan ay laging nagbubunga ng kapatawaran ng mga kasalanan? Hindi ba't ang pagsampalataya sa Diyos ay magbubunga ng kaligtasan? Ihikayati niya ang iba sa kasinungalingan na siya lang ang may gawa. Gagawa siya ng sarili niyang leon at ituturo niya ang mga nasa loob ng tahanan. Merong leon sa labas, hindi niyo ba nakikita? At ang gagawin niya, papahirapan niya ang iba sa kasinungalingan na iyon. Habang ang marami ay litong-lito sa sinasabi niya sapagkat mahirap makitaan ang kamalian ng taong ito. Habang litong-lito ang iba, gustong-gusto niya na nalilito ang iba sapagkat mas makukuha niya ang loob nila. Kaya nga paulit-ulit na sinasabi ni Solomon, huwag ninyong pagmamalupitan ng mga dukha. Ang ibig sabihin nito, huwag ninyong pagmamalupitan ang mga mananampalataya sapagkat ang mga mananampalataya ay mga dukha. Ang mga mananampalataya ay salat sa lahat ng bagay. Umaasa lamang sila sa Diyos. Ang kanilang saklolo ay sa Diyos. At ang mga tamad na ito ay kinukuha nila ang kalooban ng mga dukha. Habang ang mga dukhang ito ay litong-lito, kukunin niya ang kanilang loob para kumbinsihin sila na merong leon sa labas. Makukuha niya ang kanilang loob sapagkat nagmumukha nga siyang mabuti, nagmumukha siyang masipag, na para bang siya ang magliligtas sa kanila mula sa leon. Kung totoo ang kaligtasan ay bunga lamang ng biyaya ng Panginoon, pero paano yung mga mabubuting gawa namin? Paano yung pagsampalataya ko? Paano yung pagsisisi ko ng kasalanan? At kapag narinig siya ng mga mahihina sa pananampalataya, oo nga no. Paano nga naman yun?
dahil sa pagmumukha niyang siya ay masikap, nakukumbinsin niya ang marami. Sasabihin niyang ang kautusan ay hindi kayo maililigtas, yun ang sasabihin niya. At totoo yun. Sasabihin niya, tanging si Kristo lamang ang magliligtas sa inyo. Totoo yun. Ngunit, ayun na, nagsimula na ang kasinungalingan. Ngunit, kailangan ninyong manampalataya at magsisi. Kung wala ang mga ito, nakakaduda kung talaga bang ligtas kayo. Nakita ninyo kung anong kalupitan ang ginagawa ng mga tamad? Spiritually, sa mga mahihina ang pananampalataya? Napakabait ng taong ito. Pero sabi ng Diyos sa kanya, tamad. Taksil. Tamad ang tawag sa taong binabaluktot ang katotohanan para sa kanyang sariling kapakanan. Kahit malinaw na ang katotohanan, tamad ang taong ito na tumingin lamang kay Kristo para sa kanyang katuwiran. Malinaw na ipinapangaral ang katotohanan at ebanghelyo ng Panginoon. Pero ang pinapairal niya ay katamaran. Ayaw niyang tumingin kay Kristo. Anong gusto niya? Pagsisikap. Ayon sa kanyang mga gawa. Yun lamang ang alam niya. Ang alam niya ay humilata at magsikap. Pero sabi ng Panginoon, tamad. Kahit anong pagsisikap ang gawin mo, sa paningin ko, ikaw ay tamad. Sino mang hindi sumasampalataya sa Panginoon ay tamad. Para saan ba ang pagsisinungaling ng taong ito? Ng tamad na ito, para lang ba sa mahikayat ng marami? Sa iglesia? Para lang ba baluktutin ang katotohanan? Totoo ang lahat ng ito. Gusto niyang hikayatin ang mga nasa loob na iglesia. Gusto niyang baluktutin ang pangangaral ng ebanghelyo at lagyan nito ng kapintasan bagamat ito ay nagtatanga ng katotohanan ng Panginoon ng ebanghelyo. Totoo ang lahat ng ito. Pero meron pang isa. Malinaw sa teksto kung ano ang isa na iyon. Malinaw sa teksto na isa sa mga katangian ng tamad ay magsinungaling. Para ano? Para magpalusot. Pakinggan ninyo. Sinasabi ng tamad, may leon sa labas. Mapapatay ako sa mga lansangan. Ang pagkakasabi na ito ng tamad na tao ay isang palusot lamang. Mapapaisip ka ngayon. Ano naman kung may leon sa labas? Alam mo kasi na nagpapalusot lang yung tamad. Ano naman kung may leon sa labas? Ano naman kung mamamatay ka sa labas? Wala ka bang tiwala sa Diyos? Ihilata ka lang dyan para ano? Para maging abala sa mga bagay na walang kinalaman sa kaharian ng Diyos? E ano naman kung may pagsisisi ng kasalanan? E ano naman kung mayroong pagsampalataya, mayroong mga mabubuting gawa, nawalan ka na ba ng tiwala sa Diyos na kailangan mong gawin ang mga iyan para magkaroon ka lamang ng katiyakan na ikaw ay ligtas at matuwid sa harapan ng Panginoon? Tinamad ka na ba na magtiwala sa Diyos? Ihilata ka na lang dyan para hintayin. Kapahamakan ng kaluluwa mo. E ano naman kung mamatay ka? E ano naman kung maibaba ang tao? Ano naman kung mamatay tayo hanggang sa alabok? Kung maitatanggal naman ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa kaligtasan? E ano naman kung walang magagawa ang tao? Hindi ka ba marunong magtiwala sa Diyos? Kung minsan ang leon na tinutukoy ng tamad ay hindi lang imahinasyon. Totoo na siya ay naghahaka ng maraming mga doktrina at paniniwala para kumbinsihin na talagang merong leon sa labas. Pero kung minsan mga minamahal, totoong merong leon sa labas. Kasi ang tamad na ito ay maraming mukha.
Hindi lamang siya sinungaling, hindi lamang siya yung malikot ang kanyang imahinasyon at kinukumbinsin niya ang tao sa kasinungalingan. Marami siyang mukha. Minsan sinungaling, minsan sadyang tamad lang talaga. Ito yung taong alam ang katotohanan ng Panginoon. Aral ang Reformed Doctrine, laging nasa loob ng church. Pero sa oras na sa oras na ang kanyang panahon, ang kanyang lakas ay kailangan na ng church. Marami siyang dahilan. Marami siyang naiisip na dahilan para hindi siya magambala sa kanyang katahimikan. Hindi lamang siya sinungaling. Madalas, sadyang tamad lang talaga. Nakita niyang merong leon sa labas. At ang agad niyang naisip, magpapalusot ako para talagang nandito lang ako, nakahilata at wala akong gagawin. Anumang mangyari, nandito lang ako. Sadyang tamad sa mga bagay na mabubuti. Nakikita niya ang mga kapatid na abala sa gawain ng Panginoon ngunit siya ay nakahilata at ayaw man lamang itaas ang kanyang kamay upang tulungan ang kanyang mga kapatid. Ang kanyang mga kapatid ay naghihikahos ngunit hindi niya man lamang mabuksan ang kanyang palad upang isuko ang lahat ng sa kanya at ibigay sa mga nangangailangan. Nakikita niya ang kanyang mga kapatid na nakikipagbaka para sa katotohanan ngunit ayaw niyang dumamay sa kanyang mga kapatid na hanggang ngayon ay nakikipaglaban para sa katotohanan. Para sa kanya, ang pakikipaglaban sa katotohanan ay pagkakawatak-watak ng iglesia. Para sa kanya, ang pagmamahal sa katotohanan ay sadyang sobrang talino lang ng mga member kaya nagkakaroon ng controversy sa church. Sadyang tamad. Tamad sa mga bagay na mabuti. Masinuguna ang kanyang kapakanan. Kukunin niya ang lahat ng bagay na ibinigay sa kanya ng Diyos. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, ayaw niyang isakripisyo ang kanyang buhay. Mamamatay ako sa mga lansangan. Mawawala ang lahat ng sa akin at mapapahiya ako sa aking mga kamag-anak, kaibigan, na ipinagpalit ko mga bagay na ito sa mga bagay na espiritual. Sadyang tamad sa mga bagay na mabuti. Ang taong ito, bagamat natuto sa salita ng Diyos, ay hindi iniibig ang salita ng Diyos. Magkaiba ang natuto, magkaiba ang nagkaroon ng karunungan, magkaiba ang matalino, magkaiba ang binigyan ng karunungan. Maaari mong makabisado ang catechism. Maaari mong makabisado ang three forms of unity. Maaari mong makabisado maging ang Biblia. Maaari mong makabisado ang lahat ng pangangaral ng pastor at baka mas matalino ka pa sa pastor. Ngunit hindi mo iniibig ang salita ng Diyos. Totoo na napakataas ng pagtingin natin sa karunungan na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos dito sa Reformed Church. Totoo na napakataas ng ating pagturing, ng ating pagkilala sa mga katotohanan ng Panginoon. Sukdulan ng mga ibang relihiyon ay tinatawag tayo na patungkol lamang sa isip ang ating relihiyon dahil sa taas ng ating mga paniniwala, ang ating mga doktrina na nakasalig sa Biblia, na ang tingin nila sa ating iglesia, tayo ay mga intelektual lang na tao. Totoo yun. Totoo na mataas ang ating pagtingin sa mga doktrina ng Reform. Pero isang kasalanan, mga minamahal, na natuto ka lang ngunit hindi mo inibig ang Diyos sapagkat ang katapus-tapusan ng lahat ng katotohanan ay ang iyong pagkakilala sa Diyos. Hindi mo inaaral o pinapakinggan ang mga aral ng Reform para lang matuto ka at may matutunan ka. Magkaroon ka ng mga bagong impormasyon.
Kaya ipinapangaral sa iyo ang mga katotohanan ito upang makilala mo ang Diyos. At ang sabi ni Kristo, ang pagkakilala sa Diyos ay ang pagkakilala sa buhay na walang hanggan. Maraming natuto, ngunit hindi inibig ang salita ng Diyos. Ang taong tamad ay natuto lang sa doktrina, ngunit hindi siya naturuan at hindi siya tinuruan ng Espiritu upang ang katotohanan ng kanyang narinig o naunawaan ay ituring niyang pinakamahalagang bagay sa buhay niya. Ayaw niya nag-aaral ng salita ng Diyos. Sapat na sa kanyang reform siya at dumadalo ng church. Ayaw niya ng mga doctrinal controversies. Sa tingin niya, mga controversy ay buma lamang ng mga matataas na intelektual kaisipan ng mga member, kaya nagkakaroon ng pagtatalo-talo. Ayaw niya ng mga doctrinal controversy. Sapagkat iniisip niya, mga doctrinal controversy ay para lamang sa mga pastor, para lamang sa mga elder, para lamang sa mga diakono na aral sa salita ng Diyos. Ayaw niyang isakripisyo ang lahat sa kanya. Ang kanyang oras, ang kanyang lakas, ang kanyang salapi, o maging ang kanyang tinig sa pag-aawit ng mga salmo. Takot siyang mamatay. May leon sa labas, mapapatay ako sa mga lansangan. Kapag sinakripisyo niya ang kanyang oras, mawawalan siya ng oras sa sarili niya, takot siyang mamatay. Kung isasakripisyo niya ang kanyang lakas, mauubusan siya ng lakas para sa sarili niya, takot siyang mamatay. Kung isasakripisyo niya ang kanyang salapi, magugutom siya mamaya at bukas, takot siyang mamatay. At kung itataas niya ang kanyang tinig alang-alang sa Panginoon sa pag-aawitan at pananalangin, ayaw niyang mamaos para sa kanyang sarili, takot siyang mamatay. Takot siyang dumanas ng maraming paghihirap. Totoo na mayroong leon sa labas. At ito ay sumasalamin sa maraming paghihirap ng Kristiyano dahil sa katotohanan ng Panginoon. Takot siyang maghirap, magsakripisyo, dumanas ng pag-uusig dahil sa katotohanan ng Diyos. Kontento na siyang tahimik ang kanyang buhay at hindi siya ginagambala ng kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Ano ang kahihinatnan ng taong ito? Ano ang dulo ng taong ito? Isang sinungaling, isang naghahasik ng pagkakawatak-watak, nagsusulong ng pagkakawatak-watak sa iglesia, at isang tamad sa lahat ng mga mabubuting bagay. Anong kahihinatnan ng taong ito? Sabi sa verse 25 ng chapter 21, ang pagnanasa ng tamad ang sa kanya'y pumapatay sapagkat ayaw magpagal ng kanyang mga kamay. Ang kahihinatnan ng taong ito, wala iba kundi kamatayan. At siya na rin ang nagsabi noon. Lumabas na sa kanyang bibig ang kanyang kahihinatnan. Mamamatay siya sa labas kung saan naroon ng mga leon. Totoo yun. Kamatayan ang naghihintay sa kanya kung isasakripisyo niya ang lahat para sa gawain ng Panginoon. Pero sa mga tunay na mananampalataya, ang isakripisyo ang lahat para sa Diyos ay kapakinabangan. Yun ang sabi ni Pablo, itinuring ko na ang lahat ng bagay na basura, walang saysay. Sa original, kung sinabi ni Pablo, itinuring ko na ang lahat ng bagay na parang isang dumi ng hayop.
At ang isakripisyong lahat ng bagay, sabi ni Pablo, ay kapakinabangan. Kahit ang kamatayan, kapakinabangan para sa mga mananampalataya. Kamatayan na naghihintay sa tamad ko, isasakripisyo niya ang lahat ng bagay. Dahil hindi naman nakasalalay ang kaligtasan sa pagsasakripisyo natin sa lahat ng bagay. Kahit ibigay mo pa ang lahat ng bagay, hindi ka maliligtas. Kaya kung isakripisyo man ng tamad ang lahat ng bagay, ang naghihintay sa kanya ay kamatayan. Kung sakripisyo niya man ang lahat ng bagay para sa gawain ng Panginoon, kamatayan talaga ang naghihintay sa kanya. Totoo yung sinabi niya, mamamatay siya sa mga lansangan. Kung isasakripisyo niya ang lahat ng bagay para sa katotohanan ng Panginoon, Panginoon, mamamatay pa rin siya. Totoo yun. Kasi merong leon sa labas. Pag sinakripisyo niya ang lahat ng bagay, merong mga pagsubok, tukso, lahat ng karamdaman, lahat ng paghihirap ay naroon at naghihintay sa kanya. Kasi sa oras na subukin niyang isakripisyo ang lahat, makikita niyang walang saysay ang lahat at aalis na lang siya ng church. Tatalikuran niya ang katotohanan. Kamatayan ang naghihintay sa kanya. Kung isakripisyo niya man ang lahat at dumanas siya ng mga paghihirap dahil sa katotohanan ng Panginoon, agad niya itong tatalikuran. Makakasama natin siya along the way, pero agad siyang tatalikod kapag nakita niya ang maraming kapagsubukan at naranasan niya ito. Walang buhay para sa mga taong ito. Sa labas ng church, walang buhay. Sapagkat nasa loob ng church ang pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon. Naroon ang sanlibutan sa labas ng church. At lahat ng mga bagay sa sanlibutan. Ngunit ang lahat ng naroon ay nagmumula sa prinsipyo ng kamatayan. Makuha man niya ang lahat ng kayamanan sa sanlibutan, lahat ng trabaho at negosyo sa sanlibutan, lahat ng oras na kinakailangan niya para sa kanyang sarili, ang lahat ng iyon ay nagmumula sa prinsipyo ng kamatayan. Pagkatapos niya makita ang katotohanan at dumanas ng paghihirap, ang taong ito ay hindi rin magpapatuloy at ituturing na siyang patay ng iglesia, isang taong itinuwalag sa kaharian ng Diyos. Isang taong inilabas sa kampo ng Israel. At kapag ikaw ay inilabas sa kampo ng Israel, ang ibig sabihin nun ay kamatayan. Si Kristo ay pinaslang sa labas ng Israel, sa labas ng Jerusalem. Sapagkat doon, sa labas na iyon, ang naghihintay ay kamatayan. Pero paano siya makakaligtas? Paano makakaligtas ang tamad na ito? Siguro tama lang na makontento siya sa estado niya ngayon para hindi siya mamatay. Hindi siya dumanas ng paghihirap. Siguro mas maganda na hayaan na lang niya ang iba na makipaglaban sa pananampalataya. Kasi kung may mga nakikipaglaban sa katotohanan, damay naman ang buong church. Makikinabang naman siya. Kung magtagumpay tayo, alang-alang sa katotohanan, makikinabang pa rin ang tamad na ito. So, baka pwedeng hindi na lang siya tumulong at hindi na lang siya magsikap sa katotohanan ng Panginoon. Okay lang na tumahimik siya sa sulok. May nakalimutan kang katangian ng tamad na ito. Siya ay gumagawa ng sarili niyang kwento. Nag-iilusyon. Totoo na may leon sa labas at hindi natin maitatanggi yun. Pero mga minamahal, meron din leon sa loob. Ang leon ay hindi lang sa labas. Akala ng taong tamad, ang leon ay para lang sa labas. Ang leon ay nasa loob din ng tahanan. Mga minamahal, ang mga pagdurusa dahil sa katotohanan ay nakapalibot sa buong iglesia, hindi lang sa labas, kundi nasa loob ng iglesia.
Ang mga kaaway ay wala lang sa PRC, wala lang sa Protestant Reformed Churches, wala lang sa ibang denominasyon, sa mga born again na simbahan, sa First Reformed Church of Bulacan, hindi lang doon ang ating mga kaaway, o sa maraming simbahan ngayon na bulaan ang kanilang ebanghelyo at sumasalig sa ebanghelyo na may halong gawa ng tao. Ang mga kaaway din, mga minamahal, ay nasa loob din ng church. Sa loob at labas ng church ay mayroong sanlibutan. Bahagi ng sanlibutan na pilit winawasak ang katahimikan ng church. Kasama natin ang mga itinakwil, hindi ba? Ang elect at reprobate ay magkasama sa iisang iglesia habang hindi pa dumarating ang Panginoong Jesucristo. Ang mga damo at ang mga trigo ay magkasama, ang mga kambing at ang mga tupa ay magkasama. Paghihiwalayin lang ito ng Diyos kapag dumating na ang Panginoon. Kasama natin ang mga itinakwil. At ang trabaho ng tamad ay paniwalain kang nasa labas lang ang leyon. Yun ang kanyang trabaho. Huwag kang titingin sa loob ng church. Wala kang titingnan sa loob ng church. Pumunta ka sa labas, naroon ang mga kaaway, ang mga leyon. Pero ang totoo, isa siyang espiya. Isa siya sa mga leyon na naisirain ng church. Ihikayati niya ang marami sa kanyang katamaran, o di naman kaya, sadyang hindi siya magpapasakop sa iglesia kasi ang puso niya ay wala dito sa church. Mga minamahal, ang papakinggan lamang natin ay ang tinig ng Panginoong Jesucristo. Ang mga tamad na ito ay maaaring ang mga pastor, ang mga elder, o ang mga diakono, o ang kapwa mo confessing member. Sila yung mga taksil sa katotohanan ng Diyos na ayaw isakripisyo ang lahat para sa katotohanan sapagkat marami silang dahilan. Sila din yung mga taksil sa katotohanan na pilit kayong ihikayatin sa maling katuruan. Mga minamahal, maging mapagbantay kayo. Ngunit ang lahat ng ito ay nakasalalay sa Panginoon sapagkat ang tahanan ay sa Panginoon. Ang iglesia ay sa Panginoon. Totoo na may leon sa loob at labas at napapalikiran tayo ng maraming kaaway. Ngunit siya lamang ang mag-iingat sa atin. Tama sila. Merong leon sa labas. Pero may leon din sa loob. Ngayon, mga minamahal, kanino tayo aasa? Kanino tayo hingi ng saklolo? Gaya ng inyong naririnig sa tuwing araw ng Linggo bago magsimula ang ating gawain. Mga minamahal, ang ating saklolo ay nasa pangalan lamang ng Diyos. Amen. Manalangin Diyos na banal, salamat po sa inyong biyaya sa amin ng pangangaral ng inyong katotohanan. Dalangin namin na ang mga katotohanan ito ay magbigay sa amin ng pagsiyasat una sa aming mga sarili. Siyasatin namin ang aming mga sarili kung kami ba ay nakikibahagi sa kasinungalingan at sa katamaran. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat namin nagawang kasalanan. At dalangin namin na pag-isayin mo kami bilang isang iglesia at mabilis na maialis sa aming kalagitnaan ang mga taong hindi karapat-dapat sa iyong kaharian. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.